Yun nga, kung ikukumpara mo sa mga dating performances ni Sharon, ito yung iba. Hmm. Kaya nga sabi ko, kahit ako namang ha, wow, ang galing ni Sharon. Magaling si Sharon. Pag nung after niya napanood yung pelikula, ang nasabi niya lang, ang galing ni Sharon. Ang galing ni Sharon. Welcome once again mga ka-nerding! Ako po uli ang inyong lingkod. Walang ibang self-proclaimed, trying hard, copycat na nerd. Si nerdy husband. Walang iba ko di si Tops. At ang clueless wife lens. Yes, welcome once again dito po sa aming Nerding With You podcast. Ang podcast na kung saan I am trying to nerd out with my very clueless wife. Before that, we would like to again, as always, thank everyone who supported our channel, our podcast. Continuously. To our followers, thank you sa mga nag-subscribe, yes, and nag-follow po sa ating podcast. Yes. Sa Spotify and Apple. And yes, also sa ating ibang social media, Facebook, sa Instagram, as sa Twitter. And if you are first time mong manood or makinig dito sa aming podcast, don't forget to like and subscribe. Alright, kamusta ka? Okay ka man? Okay ako, ikaw. I'm good! So ngayon, araw na to, ngayong episode na to ay pag-uusapan namin ang isang kakaibang pelikula. Kakaiba ba? Para sa akin, kakaiba siya. This is Filipino, Tagalog movies. Pinoy movies po tayo. Again, katatapos lang ng ating numayamanda, so ngayon, Tagalog uli. Kasi dapat ang pag-uusapan namin ay Space Jam ni LeBron James. Hindi lang kinaya ni Glenda ang kakornihan ni LeBron. Pero eventually, yung pag-usapan eventually din namin yan. So ngayon, ang ating... Ang ating pag-usapan ay, again, like what she said, is a Filipino or Philippine movie. Walang iba kundi ang mainit-init pa. Na... Sabihin nila, mali-mali lahat ang decision ko sa buhay ko. Ito ako, pinupush kita. Papunta sa kung saan ka dapat, sa kung saan ka magiging masaya. Revirginized, starring none other than the megastar Sharon Cuneta. Sharon Cuneta, yeah. Ito kasi si Marco Gumabaw. And si Marco Gumabaw. Yun ang reason kung bakit gustong panoodin ng hindi, asawa ko. Hindi ba? Hindi ka ba nabalo kay Marco? Hindi. Kanyang abs. Hindi naman ako maano sa mga gano'n, sa mga katawan. Okay. So it's about the story of... Ang pangalan ni Sharon dito? Carmela. Si Carmela. Kapatid ni Carmelo. So, story about Carmela na katatapos lang niya mag-undergo ng process ng annulment with her husband for... Hindi pa, on process pa kaya lang. Hindi pa naman tapos, para nag-start pa lang yung process of annulment kasi yung kanyang asawa, which was portrayed by Albert Martinez, gusto na makapaghiwalay sa kanya kasi nga hindi na siya masaya. So, bali siya is nabuntis siya ng bata. 16 years old na nabuntis siya. And then, they're married for 36 years. So, 36 years. And then, syempre, si Guy, yung character ni Albert Martinez, is meron ng bagong jowa, as always. Yan, si, wait na, saan ginanapan ni? Kring-Kring Gonzalez. Christina Gonzalez. Napaka-tito, no? So, yung mga tito dyan, alam nyo kung si bakit Christina Gonzalez. Yes. So, yun. And then, sige. Yeah, and then, so, sa sobrang niya, sa sobrang depressed niya, hindi ba naging involved? Kumbaga, napasama siya sa isang grupo ng mga teenagers, which yung isa doon ay kanyang inaanak, sa isang getaway. Yun yung getaway party for 3 days, right? Sa beach. Sa beach. Ano ba tawag sa lugar na yun? Hindi ko alam, pero sinyo to sa Boracay, alam ko. Pero yung tawag nila doon sa area na yun? Stranded. The stranded. So, ibig sabihin, parang to get away from the real world. To unwind, have party. So, doon na tumakbo yung story. Doon sa stranded. Sa stranded sa na yun, kung paano ba nag-cope si Sharon or si Carmela sa kanyang kaka-experience lang na bagong problema sa kanyang buhay. So yun. So if you haven't watched the movie, sorry na spoil na namin. Spoiler alert. After na discuss. Meron siyang mild twist.
May twist siya, pero yun nga. Hindi naman masyado. Hindi naman siya ganong kalaking okay. impact. Okay. So, sa mga so yun na yung plot. Oh, by the way, mapapadod po nila ito pala sa Viva Max. Viva Max. Yeah. And available na rin, alam ko, sa KTX, sa iOne TV, at sa TFC. Yeah, kung nasa Pilipinas kayo. At saka din naman sa... TFC is ano? Yung TFC sa ibang bansa. Ibang bansa. So yun, panoodin nyo. And with that, we say thanks to everyone. Ito pala. So ano? Tapos na. Napag-usapan na natin. Ano bang nakita mo dito sa pelikulang ito at pinagpalit mo ang Space Expectation Jam? Expectation ba? Ano ba? Bakit mas pinagpalit mo siya? So, expectations mo. Your expectation and ano your impression. Ba to? Ano ba to? In some way, this is like a review. I-comparison ba to? Huwag mo kating ipasok yung Space Jam. Bigyan natin siya ng sarili niya episode. So, ikaw, sige, ikaw muna. Ano ba yung impression, expectation mo dito sa pelikula na to? Kasi medyo, di ba, naging... Wala akong... Naging hot siya eh. Dahil wala akong expectation. Wala expectation. Oo. Pero mas gusto mo siyang panoodin kasi pinag... Mas na ano ako, kumbaga mas na-entertain ako. Kumbaga, kasi na-entertain ako dito. Kailang minuto ka na ba sa Space Jam? Bago ka? Hindi, ko lang. Oh, sige. Mga 10 minutes yata. Oh, 10 minutes. Mga 10 minutes parang, sa Space Jam, parang... Hindi ko kaya eh. Parang hindi ka pa ano, hindi ka pa ready. So parang since nandiyan parang naman, parang hindi ako na hook kasi sa start pa lang parang nakokornehan ako. So parang hindi ko pa rin maano yung sarili ko. So kailangan ko ng something na. So kaya diba? So nag ano muna tayo. Bibigyan natin ng sariling ano ang Space Jam. Yeah. Okay. So kalimutan mo na ang Space Jam na sa Revirginize po tayo ngayon. So going to Revirginize. So, wala naman ako expectation dito kasi kapag Tagalog movies, hindi ako masyado nag-expect. Talaga? Kasi usually, diba, parang kapag Pinoy movies, alam mo na yung mangyayari. Hindi kasi, diba? Kasi or something, parang, ano. Hindi naman parang consider as comeback movie ni Sharon kasi ito yung something na hindi niya pa nagagawa. Siguro, kung expectation, siguro naghahanap ako ng something na hindi pa nagagawa ni Sharon sa mga dati niyang movie. Ayun lang ha, diba? So, dito... So yun na nga, since pinipilit mo ako na magkaroon ako ng expectation. So yun na nga. So yun, siguro ang hindi lang naman dito man is hindi mo kasi masyado makikita si Sharon ng gumagamit ng mga ganong salita. Yung hindi siya masyado nagmumura sa mga movies niya. Usually, parang wholesome yung movie. Although, ito naman is hindi naman ganun kabastos. Hindi naman ganun ka. kung papanoodin mo yung buong hindi naman siya throughout the hindi mo naman na masyadong mapapansin yung pagkakaganon ni Sharon ng mga move. Yung bato niya, sa bato niya ng mga curses or yung mga ganong dialogue na kung fan ka ni Sharon is hindi normal sa kanyang mga dating pelikula, kumbaga. Sharonian ka ba? Hindi ka ba Sharonian? Ako Sharonian. Okay lang, okay. Doranian. Wala naman ang akong paboritong artista, di ba? Okay. Pero okay lang sa akin si Sharon. Hindi ako big fan na big fan. Small fan. Pero hindi din naman ako yung hindi ko siya gusto. Parang okay lang. Okay lang sa akin si Sharon. Parang ganun. Impression habang pinapanood. Yun na nga. So yun na yung impression ko naman habang pinapanood ko. Tantawa ka. Yun, reaction na ba yun? Tawan-tawa ako dyan. Pero di ba pero di ba while watching, hindi mo, una parang hindi mo pa sure kung anong klaseng pelikula to, kung comedy ba, kung drama ba. Hini-expect ko, syempre, pag Sharon yan, like expected mo na drama siya, di ba? Yung heavy drama ganyan. Mm-hmm. Pero ito naman, medyo light lang, na tamang pang-entertain lang, na different side, different naman ng Sharon, kumbaga. Kasi, yun nga, and then habang pinapanood ko siya, parang nai-imagine ko rin yung sarili ko kay Sharon kung nadun ako, di ba? Tapos yung kasama mo, yung mga bata, di ba? Yung mga ganun. Hindi matanda. So isipin matanda, pero mo. Maganda. Ikaw yun? Ikaw ba yun? Si Sharon yun. So, ibig kong sabihin, inano mo yung sarili mo, iligay mo yung sarili mo doon, nadun ka din sa world na yon or sa lugar na yon na nandun ka. Tapos kasama yung mga pamangkin ko, yung mga ganon, si mga millennials pa rin naman tayo. Pero yung halimbawa, yung mga teenagers, yung kasama mo. Diba? So, yun na the feeling, parang yun nakaka-relate ka.
parang naano ko yung feeling ni Sharon na siguro parang medyo ganun yung magiging reaction ko sa kanya. Kala ko kaya ka nakarelate dahil matanda na maganda. Maganda na matanda. Net, pero magaling si Sharon dito. Magaling yes. siya. So yun. So ako naman, expectation ko, dahil nga nakita ko yung mga trailer, so syempre expecting something different nga na hindi pa ginagawa ni Sharon before. Yun nga, katulad sinabi mo ko. Ano ba mga pelikula na panood mo? Ako, madami. Lahat ba ng pelikula niya na panood mo? Hindi man lahat, pero siguro... Majority, kumbaga. Kasi nga, dahil nung bata nga kami, since isa yung TV namin, at wala kaming say sa kung ano yung palabas, at mga nanay at tatay ko lang yung talagang nagdi-dictate kung ano yung papanoodin namin, and mostly, mga Tagalog movies, yun nga, mga pelikula ni Sharon, yung babangon ako, dudurugin kita. Kanya ba yun? Oo. Di ba siya doon? Oh, yun yung okay. niloko siya ni Christopher de Leon. Oh, tapos? Tsaka yung, ano ba yun? Inaalala mo? Siyempre, kahit kunting pagtingin. Yung mga pelikula nila ni Robin. Ni Robin. Sino ba sa kahit kunting pagtingin? Di ba sa FPJ doon? Yata. Yung mga, bukas lulod ng mga tala. Di ba siya din doon? Yata. Tsaka yung, bituing walang ninin. Yan, bituing walang ninin yung talagang parang... Tsaka, fun fact, di ba parang noong nag-flashback doon sa... nakaraan ni Sharon, yung attire. Yung attire niya parang doon. Parang reminiscent. So, yun nga. Kung mapapanood mo nga yung mga dating pelikula ni Sharon, hindi siya yung... It is something different. Lalo na yung pag-curse niya. Pero yung sa kanya naman, hindi dahil parang kasing... Hindi pang pelikula nito, parang indie. Hindi siya ganun malaking production katulad ng mga pelikula. Hindi, Viva din ang nag-produce nito eh. Pero parang, ewan ko. May pandemic kasi, kaya baka... Kasi yung mga cast with the exception of, siyempre, Rosana Roses, Albert si Martinez, Oji Diaz. Pero yung kanilang cameo role... Cameo appearance lang. Parang cameo appearance. Siguro, na. Kasi nung shinyot kasi to is pandemic eh. So baka hindi din sila pwede na mag-locking taping. Hindi sila pwede pumunta sa mabawa sa Boracay. Alam ko sa Boracay ito yun ano eh. So hindi nila... Pag lock-in taping kasi, kailangan na doon ka lang. Buti na natin yung Boracay ng buwan lang yung gamit, no? Kapit nalabas lang na So going back, yun nga. Again, yun, ni-expect ko something wild side ni Sharon. Pero hindi ko nga kasi alam pa yung plot through the trailer. Pero, parang mas wild pang ina-expect mo. Pero hindi naman ganun ka-wild, no? Kaso nga, dahil yung sa pelikula is, parang while watching, parang hindi pinilit na maging wild. Parang nasa tamang lugar. Kahit yung pagbumura kasi din ni Sharon, hindi porket, ito na yung nagiging norm ng mga pelikula ngayon, na dapat may mura. Na dapat maglagi tayo para maging medyo realistic katulad nung kina-Katrina at saka kina. Ito parang nasa lugar naman. At saka parang parang she really means it. So hindi mo na nga siya parang mapapansin na nagmumura siya or parang at saka ganun. Hindi mo siya, yun nga, kung ikukumpara mo sa mga dating performances ni Sharon, ito yung iba. Kaya nga sabi ko, kahit ako, namang, wow, ang galing ni Sharon. Magaling si Sharon. Pag nung after niya napanood yung pelikula, ang nasabi niya lang, ang galing ni Sharon. Ang galing ni Sharon. Ganun yung paulit-ulit yung sinasabi. Kasi hindi ko nakita si Sharon eh. Nakita mo talaga si Carmela. Yung isang babae na niloko, na nagpakahirap din ng nanay. Tapos lalo na yung kahit alam ko yung mga eksena is corny, baduy, kung ibang artista siguro yon yung mga medyo bago-bago. Again, wala pong, hindi ko pa dinidim, kumbaga, dahil si Sharon ang gumanap nun, parang ang galing, kasi nga, no one can pull it off other than Sharon. Kasi, yun nga, ang corny, kung ako nga rin, parang ang corny, pero na-deliver niya. Pero hindi ka na-cornyhan, parang na-deliver niya ng kumbaga, nabenta niya sa akin. Yung, kasi yung ano yung sinasabi niya, parang yun nga, hindi siya si Sharon, kundi parang sinasabi niya yung talagang nararamdaman ni Carmela. Parang isang babae nga na talagang naghirap para sa pamilya, pero at the end of the day, kumbaga, nabigyan ni Sharon ng justice yung character as Carmela. Yes. So, yun. Again, wala pong, hindi ko po minamaliit yung mga bagong artista ngayon. Oo, siyempre, kay Sharon na yun eh. Pero yun nga, siguro iba talaga yung mga veteran na mga ano. Pero bibihira na ako makakita ng mga ganyang artista ngayon sa Pilipinas, ha? Na makapag-portray na kung saan kapag tinignan mo sila, while hindi sila nag-a-act, you're not watching someone acting, but you're watching a person
expressing yung nararamdaman nung character. So kaya ano, in Ate Shawi. In character talaga. Oh, good job po. Good job po, Ate Shawi. Yeah, I don't know kung may bearing yung aming pagpupuri. Sino ba kami? Pero ayun nga, coming from me, someone who nabihira ng manood ng Tagalog. At parang, pero, sige, about the movie naman, ikaw, ano, yung the whole movie itself, ano yung masasabi mo? Ano siya, parang, yun nga, mababaw lang yung ano niya, yung story niya. Parang dun lang kasi tumakbo sa kung paano niya ma-experience ulit yung, kasi sabi niya, di ba, isang beses lang siya naka-attend ng party. At yung party na yun, first is dun last. Pa siya, first and last, kasi dun siya nabuntis sa party na yun. Dun siya na, tapos, eto na yung, after nun, ngayon na lang ulit siya. So, parang eto na yung another chance na, na makapag, na ma-experience niya ulit ang party. After, di ba? Kasi parang naging, ano na siya, full-time mom and wife, housewife sa asawa niya. Housewife ba siya? Hindi naman binanggit kung may trabaho siya or something. Pero parang ganun. Kasi di ba, sabi niya, meron silang plano na may dream sila na siya maging abogado, tapos yung asawa niya is maging architect. Pero yung asawa niya, lang yung nakabuo ng pangarap, pero siya hindi. So, ang dami niyang nirisk. Parang nirisk niya yung dream niya. Parang wala siyang... Or giniba pala, sorry. Giniba pero niya. Ito na lang yung naging social life niya. First social life na party. Hindi. May social life naman siya kasi meron naman siyang kaibigan, di ba? Pero yung to be wild, party talaga. Parang ito, yung wild party, parang ganun. And, okay din naman yung pagkaka-portrait, yung pagkakapakita nila nun sa party. Talaga realistic na realistic, di ba? Yung pagkaka-ano. Pero nakatend ka na ba sa mga ganun? Hindi pa ako nakatend na ganun. Nakikita ko lang. Nakatend ako ng mga party na ano. Pero yung ganun. Sino na kasi di ba sabi nila, walang ganun nga. Naka-attend ako ng party. Pero yung ganun na party na wild. Hindi pa ako naka-attend ng ganun. Kasi di ba usually sa Boracay, or and I don't know kung sa Puerto Galera may ganyan din. Pero usually dati, yung mga una pa, yung hindi pa nagsasara yung Boracay for rehabilitation. Para nung initially, ganun yung daw yung mga party sa Bora. Sino sabi nun? Sana sabi nila or sa mga YouTube na nakikita ganun mo daw, how ang party. Parang ganun daw, di ba? Yun kasi ang ano sa Bora eh. Parang aside from sa maganda yung lugar, yung beach itself, yung night party din, yung nilulook up to nung mga ano doon, nung mga tao doon. Yun nga, so kaya ganun ka, ano, kaya ganun ka naging ibig sabihin, nasira yung environment sa yung lugar sa Boracay dahil nga nung ano after party baswa at least dito maganda naman yung message na naglilinis sila, di ba? At least dito sa pelikula parang pinakita dito yung ano yung pagiging responsible ng mga social drinker ng mga ano. Although sila is yun nga nagiinom hanggang sa mamatay. Pero after na, nililinis yun nga, nila. Kahit after, mayroong over. Diba? Okay, good message. Which is good. Parang pinakita din naman yung magandang side na kapag, okay, pwede ka mag-inom party na ganyan, pero at least, huwag mo din kakalimutan yung social responsibility. Okay. Parang ganyan. Hey, yun nga, para sa akin, again, this is just my opinion, disclaimer. Oo na, alam na nila yan. Opinion lang natin to. Hindi po ako magaling. Alam mo, yung movie, habang pinapalit ko, medyo confusing. Hindi siya consistent. Hindi mo alam kung ano. Hindi siya, parang hindi ko alam kung ano talaga yung gustong ibigay na message dito. Kasi obviously, parang ito nga yung storya ng isang babae na ano, na nagtatry niya mag-move forward, mag-survive. Kasi kapapangyari lang eh, nung annulment. Although before naman sila nagkaharap-harap doon sa
Sama, hindi man ano yan eh, hindi man courtesy. City hall ba yun? Hindi, parang ano siya, kapag di ba bago kayo mag, settlement, parang settlement mm. ano, kasi kapag bago ka mag, usually kapag may case kayo, di ba, ang ginagawa mo na is nag, ah, parang ariglohan mo na. Ariglohan baka mo na. Kailangan mm. niyo muna ninyong mm. mag-usap. Bago talaga bago na lang magkaroon natin ng hearing. Talaga magkaroon ng hearing kasi baka mm. pwedeng pag-usapan na muna mm. ang so, lahat. So, na doon sila sa ganong stage. Place. So, sorry po, hindi namin hindi ko alam kung anong tawag. So, ibig sabihin, so, doon pa lang, siyempre, na-establish na before pa doon, as in ano na, in the rocks na yung kanilang relationship. Mm-hmm. Kasi kaya nga, di ba, parang beforehand, meron na lang, ano, meron ng nakaraan, meron ng may nangyayari. Nakafile na kasi ng so, may nakafile na, so inaano sila. So, parang dun pa lang siguro na talagang nag-stuck sa kanya yung realization na nag-sink in sa kanya na talagang mag-aanal ano, na sila. Oo, maghihiwalay na sila. Tapos, nagkasunod-sunod pa dahil paglabas niya sa di ba City Hall yun? City Hall ba yun? Hindi sabihin na. Natin City Hall. Sa building. Masabihin ko naman yung building. Parang mediator si ano, kumbaga. Si parang mediator si OGDS. So, paglabas niya na ano pa, naklampahan pa yung kanyang ano, sasakyan, mm-hmm. which is doble, parang sobra-sobrang kamalasan. What a day, kumbaga. Yung mga what a miserable day. Parang ang daming symbolism mm-hmm. na pinapakita na siya nga daw yun na that time na na-divergenize siya, naging buntis, na nangyari sa sasakyan, doon na tumigil yung kanyang buhay at hindi mm-hmm. na nag-move forward. Sa sasakyan. And mm-hmm. then, nung going into sa present, na parang ganun pa rin na naghiwalay na tayo, parang hindi niya alam kung paano siya mag-move forward. So, parang nandoon yung wala siyang assurance, yung uncertainty kung ano yung mangyayari sa kanya. Then, all of a sudden, si Beverly, bigla nilang sumulpot na nag-ano siya, na umihingi ng pabor sa kanya, baka pwedeng ibili ng alak kasi nga minor pala. Minor sila eh. Noon pala, magiging 18 yung kanyang pamangkin, di ba? So, parang inaanak niya. Inaanak pala, sorry. So, parang yung idea here, bago siya lumabas ng kung ano mang building yun. Yung building. Sinabi sa kanya ni Albert na ito na yung siguro yung hinahanap nating paglaya ba o pagtakas? Mm-hmm. Pagtakas. So, naulit yun. So, parang, again, symbolism doon sa pagiging stuck niya sa sasakyan nung nabuntis siya, mm-hmm. doon sa present parang na. Parang pag-stuck din ang buhay niya. So, parang ito na yung time na parang makawala na ako. Mm-hmm. Which is, okay, so nagigets ko yun. Pero para sa akin, again, this is just my opinion. Parang, di ba, parang contradicting. Lalo na yung pamagat, ah. Kasi, di ba, ang pamagat is revirginize. So, parang ang nangyayari, kung re-revirginize ka, ano bang pagkakaintindi mo? Parang babalik ka sa pagiging malinis from the word virgin itself. Innocent. Pero dito, parang, ano eh, hindi re-virginize yung nangyayari, parang re-virginize. Hindi, siguro eh, na ano dito, kasi nung first time siya, na-divergin siya, parang yun yung nangyayari, di ba? So, yung parang ngayon, parang siguro ang ibig sabihin lang nito is parang makaano ulit siya parang ma-experience niya ulit yung for another for the first time parang to experience something for the first time again parang ganun yun nga so nag-gets ko yun kasi nga parang time na para po kumawala so parang for the first time in forever ngayon lang uli ako lalabas so parang lahat nangyayari sa kanya tawag na pagkakataon so nag-gets ko yun pero yung the way na parang sinabi nila na ito experience na to marirevirginize ka para sa akin na-revirginize na siya after niyang lumabas doon sa sasakyan doon sa building the moment na nakita niya yung kanyang mga pamangkin hanggang doon sa moment na inaanak niya hindi niya pamangkin sorry inaanak niya na hanggang doon sa part na pumasok hindi kasi siya. Diba sa sige so, pumasok yung kita mo yung binuksan yung pinto yeah. Again symbolism yun na parang bumabalik siya sa pagiging inosente. Yung mga nakikita niya, something na hindi niya pa nakikita before, na parang lahat sa kanya, new foreign world. To. Kumbaga, bagong so world. Again, dun sa time na yun, dun siya na-revirginize. Kasi lahat sa kanya, na-experience niya for the first time, hindi ko alam to, inosente ako. Pero going doon sa ano, the following day, na nag-uusap-usap sila ng kanyang inaanak at saka nung kanyang tropa. Ninang, you will be revirginized! Gagawin, i-re-virginize daw. Kaya nga, kahit siya mismo eh, kahit si Sharon or si Carmela mismo, nagtanong, parang i-re-virginize? Tapos, gusto niyo akong mag-ano. Parang, ano kasi, para sa akin na, again, this is just for me. Siguro kasi, di ba? Kasi parang ang inaano is, di ba sinabi, gusto mong kumawala, gusto mong kalimutan ng mga pagkakamali. So, ibig mo sabihin, gusto kong kalimutan ng pagkakamali by
reliving the moment where I made the same mistake. So parang going to forget my old mistake by committing a new one. For to lead nagets mo. Hindi kasi ikaw. Siguro ano, ikaw na nga yung may sabi na, 'di ba? Pagkalabas niya nung building, parang na-stuck, para siyang yung kotse na stuck na hindi niya alam kung paano mag-move on. So parang ganito, parang pumunta lang kasi 'di ba, ang sabi nung inaanak niya, pumupunta sila doon sa lugar na 'yon, doon sa stranded, sa place na 'yon. Kasi para meron silang ano, meron silang dinadalang problema na sa tingin nila is walang nakakaintindi sa kanila. So, yun yung parang escape place nila para ilabas yung kanilang problema. For being wild? Oo. By being wild. Kasi diba, meron naman kasing iba't ibang way kung paano may ilabas yun. So, yun sa kanila, yun yung kanilang way. So, yun. So, after that naman, parang ang kanila, after nung makalabas sila doon, di ba, meron silang parang yung third day, may cleansing sila. Yung walang mag-iinom. Kasi, uuwi na. So, parang yun din is, ang kanila is sinisimbol yun ng to let go na kung ano man yung nararamdaman mo. And then paglabas mo ng stranded na place na yon, meron ka ng kailangan mo mag-move forward sa bago ng buhay mo, parang ganoon. Iiwan na nila doon yung kanilang problema. Sabi mo sabihin, so okay, siguro ngayon ko lang nagigil. So, kahit sino man yung mga naka-experience, katulad ng na-experience ni Carmela, kahit anumang problema, parang it's time for you to not to be okay. This is when you're not okay. Ito na yung sagot sa tanong ni Tito Boy. Tito Boy, ito ba yung hinahanap mo? When is it okay not to be okay? And when is it not okay to be not okay? To be okay. So, ito na yun, yung time ni Carmela. Kasi di ba? Parang at saka nung mga bata nanadun sa stranded. I think yun lang siguro naintindihan yung concept na parang katulad ng iba na yun nga naka-experience heartbreak or parang gusto kahit mong kahit hindi heartbreak kahit naman kung anumang problema yan, difficulty sa buhay, pinagdadaanan na talaga sobrang bigat na parang kailangan mong siguro kailangan nang sasabihin na mag-inom or ilabas through something negative, parang doon mo gustong i-boost lahat. Ang unfortunately, yung iba nga, paminsan, tumitigil sa stage na yon na hindi nila naiiwan na okay, dito ako, hanggang sa to the point na sila masisira na. Siguro maganda symbolism ngayon sa doon sa last day. Sa third day, which is parang, okay, parang saka nagpapalipad sila ng lantern, di ba? Let go, parang ganon. Okay, good symbolism, siguro, maganda. Parang pinakita yung someone who died, went in hell, and then resurrected, na parang iniwan na yun lahat ng masasama doon sa lugar na yun, which is parang ginawa nila na ito, dito lang, and from here, iwan na natin, and then we can move forward. Okay, sige, parang ganon. Okay, good, okay. Good symbolism. Hindi naman yung sinabi ni ano, di ba? Nung inaanak niya. Kasi para sa akin, nung una, yung way parang niya ikop, isang parang mali eh. Ang daming mali eh. Number one, adult siya, tapos yung mga kasama niya, mga minor. Lahat yun minor, nagiinom. Ang naging legal lang doon, yung kanyang inaanak, diba, that day or kasi that night. Kasi 18 na. Naging 18. Pero si Beverly, hindi pa siya nag-18 doon. Kasi nga, diba, nagpabili. Hindi naman lahat sila sabay-sabay nag-partied or nag-birthday doon. Pangalawa, may mga iba din naman siguro doon na hindi minor. Pero, majority is so, minor. Again, that's, negative or red flag. Pangalawa, nag-drugs. Diba? Si party drugs. Pero hindi alam ni Sharon, but hindi pinigilan. Again, pinayaan mo na uminom yung minor. So again, para sa akin, dun sa ginagawa niya at that moment is siguro nga kung hindi dumating yung third day na parang cleansing, siguro hindi ko maiintindihan. Pero as we go along dun nga sa movie, sabi ko, anong klaseng pang ano to? Parang yung kung paano ako mag-cope ang isang tao na dapat na hindi. Di ba, may mga nagpapakalasing. So, parang dun, akala ko dun titigil. Which is, okay, I get it.
Tapos kaya nga doon sa last night nila yung parang pinigilan naman niya, in fairness sa kanya. Di ba pinipigilan niya si Beb, si Lebron na mag ano? Bakit Lebron ang pinangalan? Awan ko, di ba? Kasi siguro dahil nanonood ako ng Space Jam. Naramdaman ni Sharon. Naramdaman ni Sharon. At so, diba, si Lebron, pinigilan naman niya nung umiinom, diba? Ay, wala daw epekto eh. Oh, hindi. Di tao lang epekto. Hindi. Yung hindi lang sa party pill, sa party drug. Kahit nung umiinom na pinigilan, diba, ni Sharon, nga, eh, parang pinigilan niya, pero ang dating sa kanila is, KJ? Ano ba nandito? Oh, okay, KJ, nandito tayo para mag-party. Ayun tapos nga, pipigilan mo. So, okay, yun. Sige, I get that. Pero yun nga, you're doing something, ano eh, di ba, lalo na mga bata halo-halo, may lalaki, may babae. Mm-hmm. Tapos nakikita mo, hindi lang sila nagiinuman. Yun na nga, yun na nga. Ibig sabihin, sige sabihin natin na maganda yung symbolism sa huli, na merong letting go. Pero mas mawala ka sa hindi. Tingin mo ba, doon sa party na yon, doon sa 3 nights or 2 nights party and 3 days, walang nag-tsarbahan? Meron, may pinapakita nga, di ba? Di ba? So ibig sabihin, meron doon aalis, siguro. May nabuntis din. So merong yung mistakes na ginawa niya many years ago, naulit lang doon sa same spot na yun. Sa dami ng tao doon, hindi naman niya mapipigilan yung exactly. Mga yun. So parang again, kaya nga ako naisip, parang kaya ko nga naisip na parang hindi consistent. Ano ba yung gusto talaga sabihin nito? Nag-gets ko yung symbolism doon sa huli nga na moving forward. Pero the way it was portrayed, especially kapag medyo titignan mo yung context kung paano siya nabuntis, tapos babalik ka uli sa lugar na yun, hindi naman niya kasi alam eh kung ano yung pupuntahan niya. Ang alam, hindi niya ine-expect. Hindi niya ine-expect ni Carmela na ganun kawal yung pupuntahan party. Niya. Ang alam niya lang, may party. Beach party. Pero hindi niya alam na ganun kawal. Actually, sinabi na niya dun, diba? Diba sinabi ng git niya na? Nung una, parang, diba sabi, oh, bilig ang alak, may kasama kayong mga lalaki, tapos magbubuntis kayo. Parang inano niya eh. Alam niya na ganun ang mangyayari, pero hindi niya ina-expect na mas wild pa doon. Yun nga, so ibig sabihin, doon ako medyo nag-struggle sa gustong sabihin ng writer, which is si Daryl Yap. Yun ang director, siya din ang writer. Oh, siya din ang writer-director. Okay. If you don't know Daryl Yap, meron siya mga ginawa na pelikula na medyo controversial this past few years. Katulad ng ano? Yung ano, meron siyang ginawa sa Kristan. BL siya, pero nangyari sa Kristan is ano nangyari? BL. Sa Kristan yung pamagat. O BL. O ano nga, relationship ng lalaki sa lalaki na sa Kristan. Oo, ibig sabihin, hindi ko siya napanood. Yun yung isang pelikula na nagpa ano sa kanya. Naging masika siya doon sa Jowa Ball. Siya yung nagsulat yata na direct ng Jowa Ball. Medyo nag-struggle lang ako doon sa gustong message ni Kuya. Kung ano na lang ang nakuha mo. Ayun na nga. Parang hindi nga consistent. Kung may gusto kong sabihin na moving forward, cleansing, parang may contradicting eh. Tsaka, di ba, ang galing niyang gumamit ng mga metaphor, symbolism, katulad ng una. Kung medyo magiging plausible ako, again, this is just me, hindi ako magaling. Yung metaphor na ano, ng mga pawikan, mga baby pawikan, mga hatchling. Di ba, parang, di ba sinabi mo, baby steps? Parang, okay, nagets ko yun, baby steps. Pero hindi niyo ba alam na ang mga pawikan, yung mga sea turtles, ano yan, kapag nangingit lang isang pawikan, iniiwan na lang niya sa, ano yun, sa seashore, sa beach. Tapos, mag-hatch sila, tapos yung mga baby pawikan ng mga baby sea turtles, sila na yung magkukusa na, parang hinayaan na sila to grow by themselves. Pero hindi niyo ba alam, 1 out of 1,000 or 0.1% lang ng mga baby pawikan o ng mga hatchlings ang nabubuhay, ang nagkakaroon ng full life. So again, kung gagawin mo, para sa akin lang, masamang metaphor, na parang, okay, hayaan mong magkaroon ng baby steps ang some, parang mali, para sa akin lang ha, yung ginamit niyang metaphor, na inaano niya kay Sharon. Hindi,
Sige, anong gusto mo sabihin? Sige, ikaw, tapusin mo yung salita na sabi mo. Patulad ng ano, parang magandang example na lang, yung Volkswagen na tinulak nila sa huli. So, sige, nag-gets ko yung point na kailangan mag-move. Pero saan ba nila tinulak? Tinulak nila papuntang dagat na lumubog. So, anong magandang symbolism nun? Mag-move forward ako. Pero sana, kung mag-forward ako, dun sa tamang daan, hindi yung, pasan mo na lang ako yung tutulak. Kasi parang naging ganun yung impression ko. So, ganun to ba, mag-move forward ako na... Basta na lang ako mag-move forward. Just like the pawika na okay, hinayaan mag-grow by themselves, which is a good thing. Pero yun nga, if you're going to look at the data, 1 out of 1,000 alang ang nabubuhay. So ibig sabihin, yung chances niya na maging prosperous or happy siya sa future niya is 1 out of 1,000 din ba? Yun lang yung tingin ko ha. Kasi yun nga, yun na lang Volkswagen Beetle na basta na lang tinulak tapos lumubog. So ano ba yun? Magandang symbolism ba yun para sa kanya na sige kami mga kabataan na medyo wala sa guidance ang magtutulak sa'yo makapag-move forward. Which is parang... Oh, so ikaw na yun. Siguro kasi, yun na yung ano niya ha, na... Ikaw tingin na mo ba naka-move forward na siya? Ikaw na yun sa sarili mo. So alam mo... Ina-analyze ko nga yung pelikula eh. Kung mag-move forward ka o di kung mali yan o di wag ka doon. Ayun nga. Ganun na yun. Ina-analyze ko kasi sa tingin mo ba at the end of the movie nakapag-move forward siya? Sino? Si Carmela. Si Sharon. Oo. Hindi, ako hindi. Tingin ko, oo. Ako hindi. Ikaw, anong reason mo muna? Ikaw muna. Bakit hindi? Kasi ito mo ha. Ah, kasi, ano, ang inano pa, ginawa niya si ano. Oo. Nung nakita niya na anak niya. Oo. Kasi diba nung una, parang medyo clear na yung may niya. Sabi, hindi mo na. Hindi mo na ako magjojowa. Kasi, oo. At least, kumbaga nagkaroon na siya ng, ano, tawag dito, clear mind, na parang, sige, hindi ko muna gagawin niya. Kasi, kapapangyari lang eh. Three days tapos later lang. Tapos nung nakita niya na anak ni, ano, parang, sige, tayo na. So, ibig sabihin, meron pa rin siyang, ano, tinatagong galit. Hindi pa siya nakapag-move may forward. May agenda siya kung bakit, ano. Hindi niya ba alam si Sharon yung relationship nung nanay niya at saka nung mag-ina. Mag-ina dahil sa kanyang binabalak. So, yun ay, ano na, sasunod so, na. So, parang, nag-gets ko yung metaphor symbolism na kapag mag-move forward ako, kailangan ko na, hindi ko kaya mag-isa. Kaya na nagtawag. Kailangan na. Pero, you have to be with the right people around you to help you push, to help push you out of kung saan ka man na balaho. Pero siyempre, tutulak ka rin doon sa tamang lugar. Medyo pag-isting lang. Kasi hindi pa, para sa akin, hindi pa tapos yung kanyang ano, pag-move forward. Hindi naman talaga matatapos. Ang moving forward, hindi naman talaga matatapos sa tatlong araw lang. Yun nga. It's a journey. Ibig sabihin, so parang ang nagtutulak sa kanya, parang mali yung direction. Siguro, maganda lang siguro nagkaroon ng hope is yung kanyang anak. Dumating. Diba naging abogado na. Oh, by na. The way, a little fun fact na realize ko lang. Diba, sabi niya, 16 years old siya, diba? Nabuntis. Tapos 36 years old na yung kanyang anak. Si Casey, at this moment, 36 din. So, ganun niya. Parang si Casey. Si Sharon, sabi niya dito, 16 years old. Pero in reality, yung pinanganak niya si Casey, 19 years old siya. Nabuntis siya, 18 years old. Or magna-19. So, 19 na siya nung pinanganak niya si Casey. So, parang medyo may konting similarity. So, anong? Wala lang. Konting ano lang. konting ano lang. Wala lang. Kinukonek mo lang. Kasi, siguro, yun yung hinugot na motivation ni Sharon sa kanyang pag-acting. Kasi, lalo na nung huli na nag-ano na siya, nagdi-delirio na. Yung parang sabog. Dahil lasing na. Nung kinakausap niya si Marco nung kinakausap niya. Pero iba ang kanyang pangalan. Kung si Bart. Si Bart kasi yun yung pangalan ng asawa niya ni yung Albert. Ex niya, kumbaga. Parang nabaliw na yata ito sa ate. Yun ang ano ko. Ikaw ba? Bakit? Bakit sa tingin mo naka-move forward na siya? Di ba sabi mo, tingin mo naka-move forward? Tingin ko naka-move forward na siya, pero hindi pa totally. Kasi nga, di ba sabi ko nga, ang moving forward is hindi siya three days. Hindi, process. Diba? Oh, it's a process. Hindi siya, after 3 days na pumunta ka dun, okay, paglabas mo dun, okay, naka-move forward na ako. Parang ganun. Based lang sa experience, pero ganun ang... Tsaka isa pa din sa, yun nga, medyo nag-struggle ako doon sa gustong yan, no? Diba si Marco, talaga may balak na siya. Na i-fork si Sharon. Kaya nga sila nandun sa hindi ko alam, kasi si... Naglalandian na sila, diba?
Tapos diba nung sa sigla, hindi naman sila naglalandian sila dun sa party. At saka dun sa ano sa sakin, tapos sabi ni Sharon or ni Carmela, ito, tingnan mo to. Tapos sabi, ay, ganun agad? Hindi. Ang hindi pa pwedeng ano muna? Pero ang ipapakita naman niya yung CS, oo, ano pero niya. Pero iba yung nasa isip ni guys. Siyempre. So, parang gusto niya, hindi pa pwedeng ano muna? Siyempre, kasi ang usapan nila kung paano naging, kung ano yung nangyari sa kanila. Eh, so ano yung naisip mo na magiging ipapakita ni Sharon? Ay, siyempre, diba? Kung ako masasabi ko, ay, kaya muna, wag po. Sabi, ay, ganun agad, di ba pwedeng? Oh, di ba? So ikaw din, ganun din ang iniisip mo. Oo nga, kung ganun ang iniisip ko, ibig sabihin, dapat iaano ko, i-shutdown ko, ay, wag muna po, ano, pero sabi niya, ay, ganun agad, hindi ba pwedeng, eh, kasi ganun nga, na ang, ganun na talaga ang, ano, doon sa lugar na yun, eh, ano pa ina-expect mo? Nga, eh, so, diba, magiging, ano pa siya, pakipot pa siya? Kaya nga, medyo confused nga ako kung anong gusto mong anuhin, gusto mong makawala dahil nga na-stuck ka, nung time na divergenize ka, sa sasakyan, Diba ngayon, inuulit mo with someone na una-una, stranger pa nga eh. Hindi mo nga alam kung life coach siya o hindi. Pero wala naman balak si Sharon na mag-ano eh. Pero yung lalaki. Oo, ay, hindi naman nangyari. Kahit hindi naman mangyayari yun dahil kung siya, ayaw naman niya. Hindi siya nabaliw. Kung hindi siya nag-deliryo, di sana, ano, di ba? Think yung lalaki. Ah, tingin ko, hindi din gagawin ni Sharon. Tsaka yung mga terminology, yung mga MILF, ano masasabi mo, ano may, hindi ma-advise, kung anong message, may message mo kung mayroon mang naka-experience na ganyan. Ayun nga. So, paano mo may kukonek? Parang may kanya-kanyang, siguro, ang may kanya-kanyang process kung nakaka-experience ka ng brokenness, maraming ano yun, iba't ibang klase. It's either nag-break kayo ng jowa mo or naghiwalay kayo ng asawa mo. Or may namatay kang family members, nawalan ka ng trabaho. Depende kung anong brokenness or kung ano man yung nararamdaman mo na struggle, na sakit o parang ganun pain na na-experience mo ngayon, ang tao is merong iba't ibang way kung paano mag-cope at kung paano niya may ilabas yon. Yun nga, it's okay not to be okay. It's okay. Okay lang yun. Kapag nasaktan ka, okay lang na maramdaman mo yung sakit. Umiyak ka, sumigaw ka, o makakatulong yun eh, para mailabas mo. Uminom ka, maglasing ka. Pero may expiration date dapat. O, parang ganon. O, may ganon. Yun, kung mayroong way para ano, siguro pinakita rin dito na kailangan mong mag-move forward kahit gaano kasakit man yung ano. At saka meron pang, kung meron ka mga bagay na mga hindi nagawa in the past, meron ka pang time na gawin yon kahit matanda ka na or regardless of your age. Or wag mo nang paghinayangan yung time na nawala na hindi mo nagawa yung mga bagay na yon. So ngayon, gawin mo, mag-start ka kung meron kang gustong gawin sa buhay. Parang ganun. Yun, kapag naka... Yun nga, yun ang katulad ng sinabi ko, may kanya-kanyang way ang mga tao kung paano mag-release ng kanilang ano. Ako, ang way ko is umiyak or magsulat. Isusulat ko sa papel. Isusulat ko sa papel yung lahat ng gusto kong sabihin, tapos iiyak ako, tapos sirain ko yung papel o lulukotin ko tapos itatapon ko. Parang ganun yung way ko. And at the same time, meron akong isang time sa buhay ko na ganun, uminom ako, nagpakalasing ako for the first time. As in, lasing na lasing ako. Talaga? Hindi pa alam yan. Yung kay ano? Yung kay na Dek, yung birthday ni Dek. Yung tanda mo yun. Ayan yung nag-ano sa'yo sa Kaido. Yung sakaydo. Diba? Yun yung ano, first time ako na, first breakup ko. Parang gano'n. Yung after the kaydo na to? After the kaydo na. To cope up with that, syempre, first broken hearted. So, hindi ko alam kung paano mag-cope up noon. So, noong time na yon parang, ano lang, inandun sa mga, pero syempre, pipiliin mo pa rin yung mga tao na kasama mo. Yung mga kasama ko dun, mapapagkatiwalaan naman sila. Hindi nila ako i-take advantage na lasing ako at may gagawin silang kakaiba doon. So, ang na doon is
mix mga kabarkada, kaklase natin may ng lalaki, college. Babae, may lalaki, babae. At saka babae, lalaki. Oo, may ganon. Pero ano sila, mapapagkatiwalaan mo sila. Yun nga, sinunod din sinasabi ko, hindi nila ako i-take advantage. Kung habang lasing ako. Kasi usually, di ba ganon? Pag lasing ka, pag maling tao yung kasama mo, matitake advantage ka instead of na ma-solve mo yung problem mo. Parang nagkaroon ka pa ng another problem. So, ganon. So, yun sa akin. Experience ko to. So, yun. Ang ginawa ko is yung time na yun, yun nga, uminom ako tapos umiyak ako. Ayun ba yung nagtirik pa kayo ng kandila? Tirik ng kandila. Di ba may kandila, tapos patay ang ilaw? Ba doon? Paano daw retreat ang style eh? Ay, hindi ko alam. Wala. Parang walang ganon. Okay. Kasi ang ginawa doon, so nag-inom kami. By the kami. Way, hindi po ako yung nag-ano sa kanya. Baka iniisip nyo. Hindi po, hindi po ako sa kaido so, guy. Sa mga, nandun yon, so nag-inom kami doon. And then, yun, umiyak ko. Iniiyak ko ano, lahat ng iyak na kaya ko. And then, ano, parang hanggang sa mapagod ka, mapapagod ka rin umiyak eh. Parang, oh, so tama na, hindi naman to worth it na umiyak. Tama, parang tama, tama. So mapapagod ka. And after nun, okay na. Parang magaan sa pakiramdam. Meron ba kayong tinulak? May tinulak so, ba kayo? Wala naman. Ano, parang dalawa kaming naglaseng. Parang dalawa kaming umiyak nun eh. Kasi meron ding isa na broken hearted din. Tapos nung isa time pala yung ano, lalaki na. Grabe ka, hindi iba. So yun yung way ko. And then at the same time, so after nun, yun yung first and last. And then after nun, ang ginagawa ko na is pumunta na lang ako sa ano, Blessed Sacrament. Yun, na bigla naging ganun. Oo, hindi totoo yun. Pag, banal kahit pa kahit ano, kahit after nito, yung mga pag may mga problema na nararamdaman, na gusto kong may someone na walang iba kasi yung parang may ano ka lang. Yung gusto mo kasi maging alone. Maging alone. Pero gusto mong mailabas siya. Huh? So, ang ginagawa ko is pumunta ako sa Blessed Sacrament. Tapos doon, inilabas ko lahat. Ba't nang mag-asawa tayo, mas malimit kang pumunta sa Blessed Sacrament? So, siguro hindi. May ibang time naman na kaya ako pumupunta. Is nagpapasalamat din ako. Hindi naman ako pumupunta lang na puro oo. Hindi puro reklamo. Kasi parang, yun kasi yung, awan ko, doon, parang yun yung aking safe place. Yun yung stranded island mo, kumbaga. Yun ang aking stranded place. Parang safe place ko yun. Na it's either masaya ako or ano. Pag nadun ako sa Blessed Sacrament, parang after kong lumabas doon, magaan yung pakiramdam. Kung it's either kung masaya ako nung pumasok ako, mas masaya ako pag lumabas. And kung malungkot ako na pumasok, paglabas ko para magaan yung feeling. So yun. So yung maganda din yung sinabi dito, yung sa pawi ka naman na sinabi mo, diba? Yung parang baby steps, yung mag-baby steps ka. Kung mag-move forward ka, wag mong madaliin kasi it's a process nga. Tama. Kung may sakit, kung nararamdaman mong gusto mong umiyak ka, okay lang 'yon. Pero after mong umiyak, wag ka naman mag-move forward ka na. Kung nag-aaral ka, so mag-aral ka na mabuti, kung nagtatrabaho, magtrabaho ka na mabuti, parang move forward and as you go along. Mawawala din yan. Hindi naman yan forever na nandyan eh. Parang gano'n. Tama yun. Kasi yung sinabi mo, na pag na-broken heart, kasi syempre sometimes, gusto mong gumawa ng something mali naman kasi nag-iisip ka. Kinuha mo na lahat ng tama pero niloko ko pa rin. Parang minsan gusto mong, gumawa kaya ako ng something na mali. Mag-inom. Pero at the same time, dapat meron kang tamang tao sa palibot mo para kapag alam nila, oh, sumasobra ka na, hindi yung katulad sa pelikula na, oh, inom pa, hanggang sa magsuka. Meron akong kakilala na broken-hearted din, na nangyari, hindi lang siya sinamahan ng kanyang mga kabarkada mag-inom, sinamahan pa rin mag-drugs, hanggang sa mawalan, as in talagang totally nasira yung buhay niya. So again, it's the right people you need to be with during this time. Kasi siyempre, although hindi ka lang kung tama or mali yung mag-inom, mag-party. Pero dapat, meron pa rin someone na kasama ka na at least, okay, sige, hayaan kita. Kailangan mong mag-release. Pero dapat meron pa rin certain limitation. At saka sa sarili mo, alam mo din naman hindi yun. Hindi nga mo alam dahil nga vulnerable. But ako, alam ko. For you, but for some people, syempre, for some people, vulnerable. Hindi, meron kasing time na
kapag ganun ka na naka usually lalo kapag breakup ha, usapang breakup to. Usually kapag breakup, okay, niloko, ang feeling mo kasi ang tendency mo is anuhin yung sarili mo. Questionin yung sarili mo. Ano ba ako? Ano yung sarili, sisihin yung sarili mo na kasi inaano mo na baka meron akong ginawang mali. May ginawa akong ano kaya niya ginawa yon. Lalo na kapag ang reason is third party, niloko ka, something like parang, that. Diba, parang inaano mo, ginawa ko ng lahat. O bakit ba niya ako iniwan? May ginawa ba ako mali? Siguro may ginawa akong mali kaya niya ako niya. So may ganun time. So, isipin nyo pa rin na huwag nyong sirain yung sarili nyo or huwag kayong gumawa ng decision na masira kayo. Kasi ang kapag gumawa ka ng decision or you do something para masira yung sarili mo, ikaw yung masisira eh, hindi naman siya. Hindi naman yung parang binigyan mo pa siya ng hindi mo siya mabibigyan na para maawa siya, hindi kasi yon nga, hindi kasi nga. Niloko ka na nga, ibig sabihin hindi na siya naawa sa iyo. Hindi nga kasi so, nga nasa love yourself, nasa stage ka nga kasi ng grief, parang wala ka sa tamang katinoan. Nag-question mo yung sarili mo, iniisip mo na parang saan ka nagkamali, vulnerable ka, confused ka. It's okay yung so, ganun. Ibig ko sabihin okay lang, normal yun na may isip mo yung ganun. Kaso nga, ang problema, kapag nasa mali kang company or mali yung mga kasama mo, yun nga, katulad again, doon sa symbolism, kung sige, balik tayo sa pelikula, maganda yung unang eksena nung bata pa siya na after niya lumabas sa sasakyan, tinatawag niya ganyan yung kanyang mga kaibigan. Kinonfort siya. Nagtataka din ako doon. Bakit? Ako sa eksena na yun. Kinonfort siya. Nagtataka ako, ay singit ko lang. Nagtataka ako sa eksena na yun. Kasi diba, lumabas na sila eh, nilabas na siya, diba? So, akala ko, nakauwi na yon si Girl at saka si Banji ba yun? Hindi ko alam. Akala ko nakauwi na siya kasi diba sabi niya naghintay siya ng magdamag. So, ibig sabihin yung dalawa naghintay din. Hindi ko kasi alam. Kasi tinawag niya, girly, ano, inadun sila. Eh, baka may ibang lalaking hindi. Okay. Sige, so ikaw na. Yun nga, parang nakikita mo yung contrast. Kasi diba, tinawagan niya yung mga kaibigan niya, umiiyak, kinonfort siya. So, sinamaan siya. Tapos going to sa present, umiyak siya, nagwawala siya. Yung si Pogi Lamig na nagtulak. Pogi Lamig talaga. Si Marco. Hindi ko na ang pangalan niya. Yun nga, parang yung company na kasama niya is iba dun sa company na kasama niya before. Na parang, yun nga, gusto ko mag-move forward pero sa tamang direction. Sa tamang direction ba akong tinutulak ng mga to? Kasi, di ba, kung ikaw, nakaranas ka ng ganun, siyempre, sige, naiintindihan ko kung gusto mo mag-unwind, gusto mo mag-release. Pero, siyempre, dapat meron kang kasama na mag-limit sa'yo. Kasi nga, ikaw, wala ka na sa control eh. Wala ka sa tamang katinoan, hindi mo na nakikita kung... Kasi, ang iniisip mo yung... Marami kang tanong eh. So, dapat meron ka pa rin at least na sense of, ano, anong tawag dito? Si Pawi. Di ba ang tawag sa kanya, Pawi? Dahil pawikan, hyperpawikan. Pero wala naman ang pangalan. Yun nga, di ba, kahit nga yung lalaki, si yung character ni Marco, may balak talaga siya kasi myth nga eh. So, again, tingnan yung contrast. Kaya nga, going back to sa sinabi mo, kaya nga nire-relate yung kinuwento mo na nasa tama kang mga tao na hindi ka tinake advantage. Pero merong iba talaga na, yun nga, katulad nung kakilala ko na Alam ko na hindi nila ako i-take advantage. So, doon kayo sumama sa mga taong alam nga, nyo. Paano mo nga malalaman? Hindi, doon kayo sumama sa talagang kaibigan nyo. Or para safe, sa mga babae na lang ang samahan nyo. Eh, paano pag lalaki yun ng ano? Kasi lalaki yung kilala ko eh. Nasira yung buhay niya. Lalaki din siya. So, kabarkada niya mga lalaki. Ibig sabihin, yung mga kaibigan, kasi diba, meron ka mga set of friends na nakilala mo, alam mo, kung ay, mga kung addict dadalhin, din yung kaibigan. For sure, meron siyang kaibigan na matino, na hindi ganon. So, dapat yun ang sinasamahan kaya niya. Kaya nga yung in-expect ko nga, yun nga, para siguro yung kailangan kaibigan ni Sharon doon sa eksena na yun. Yung katulad ng karakter ni Rosana na sinasabi na mali ang ginagawa mo. Yung iniwan na siya. At least ka man lang. Basta na lang siyang iniwan. Basta may someone na magsasapak sa'yo para matauhan ka. Na yung
Hindi pero yung, inano din naman siya ni Marco, di ba? Ni Pawi. Eh, may balak na pa rin, di ba? Gusto ng ligawan. Tapos, I mean, I don't know kung masama yun. Pero, yun nga, yun, I think you have to be with the right people around you. Hindi yung someone na magkukonsente, na magpakalasing. Although, si Sharon naman siguro yung someone na pumipigil. Or be with your family na lang. Oh, kasi nga, mahirap nga pag minsan, kapag sa family, hindi ka makapag, lalo kapag hindi ganun ka-supportive ang family, di ba? Oh. So, ganun. Ay, kasi dito sa kanya, supportive naman, di ba? Yung nanay niya, nung nanganak siya, di ba? Parang mataas kasi yung expectation sa kanya kasi, ano siya eh, straight A student. Matalino, maganda. Matalino, maganda. Tapos yun yung unang beses. Tapos parang lahat ng expectation ng kanyang nanay at tatay is bigla talagang magulang niya. As in, hindi nila inaasahan na gano'n naman mangyayari. Oh, so ikaw, anong takeaway mo? Yun nga. Sabi ko, be with the right people. Which is someone na medyo contradicting nga na pinapakita dito sa pelikula na to. So kung kayo, naka-experience kayo ng heartbreak, kung iniwan kayo ng asawa nyo, ito po ay, ito kasi, parang nakasentus kasi sa mga nanay, mas na-feed ko kasi yung pagiging nanay ni Sharon, especially yung, sinabi niya yung number of hours na ginugol niya para lang, maglabor. So parang doon pala, 17 hours na naglabor siya. So parang doon pala, makikita mo na this is someone who doesn't deserve to be hurt, at the same time, who doesn't not need to be hurt anymore, or not, to be ano, parang wala naman tao na deserve para masaktan. Oo nga, pero para sa akin lalo na sisira yung buhay niya. Eh. Kaya nga medyo nagkaroon ng konting light nung dumating yung anak niya na siya lang yung wala doon sa party na yon na nagpaka-aral para maging abogado at natuloy ng kanyang pangarap, hindi yung inuulit yung same mistakes niya na inuulit na supposedly na ulit niya doon sa party na yon. Kaya nga doon sa mga, again, saludo ako sa mga nanay nga nakatulad. Make the same mistakes, di ba? Parang mahirap. Sige, may magsasabi sa iyo na, oh, I think it's time for you na bigyan mo naman ng time yung sarili mo. Kasi lalo na yung mga kailangan natin na iniwan ng asawa, iniwan ng pwede ka naman magkaroon ng magandang time sa hindi na, sa magandang way. Yun nga. With the right people. Someone who will not push you towards the beach. Towards the water, nalulubog ka. Kasi paminsan, may mga kaibigan tayo na nandiyan, of course, to support us, to comfort us. Pero kailangan mo din, although mahirap, siguro na ma-analyze mo kasi nga magulo yung isipan mo. Na parang, saan ba talaga ako dadalhin ito? Kung sa palalaba or sa ano? Dapat doon kayo sa pabuti, kasi hindi paminsan, sa palala. Kasi sobrang galit mo, gusto mong mag-rebelde, parang gagatungan ka pa na, sige, awahin mo yan, sige, demanda mo yan, sige, mag-skandalo ka, sige, ipatulpo mo. Which is parang malamang ngayon napatulpo na. So yun, again, be careful with whom you work with, mga tropas. So although sometimes pakiramdam natin na ba't hindi ka na lang ba sumuporta sa akin na naging ano, what your friends mean well. Sometimes they have to ano give tough love para lang, kasi paminsan hindi nga natin ma-realize yun eh. Kailangan maging firm din sila na wag kailangan gumising. So yun ang aking takeaway. Siguro from the start, kailangan mo palang at least ma-establish na agad kung sino yung mga totoong kaibigan. Sometimes, yung mga kaibigan mo, hindi ka sinusuportahan. Hindi dahil ayaw ka nila mag-succeed, kundi dahil ano, they can see better than you. They can see, they have a much more brighter perspective doon sa, kasi paminsan, nabubulag ka sa emotion, sa kaya huwag tayong mag-decide kapag vulnerable tayo at emotionally unstable tayo. Kasi kapag mag-decide ka nun, baka pagsisihan mo yung decision mo. Ayan. And with that we say thanks to everyone. Nag-enjoy ka ba? Ganun din ba ang naisip, ang takeaway mo dito sa give your comments sa Revirginize, at kung nakakapag paano ka ba makakope up sa iyong pinagdadaan ng breakup, at paano ka pa makakabon? Write down your comments down below kung ano yung magbibigay niyong tips, kung okay ba na magparty-party na lang, kung mag-body shot, or mas maganda na magpunta na lang sa Blessed Sacrament. So, if you have any suggestion of the movie series that you want us to watch, please feel free to comment, and we'll find the time to do to ano, as long as na hindi siya 125 episodes ang papanoodin namin right away. Siguro, be-breakdown namin, no problem, we'll try to find ways.
And of course, continue to support our podcast and podcasts. And we say thanks to everyone. And thank you. See you next time. This is Nerding with you. Bye-bye.